pero parang hindi yung feel naman siyang kantahin. Yung parang gano'n. Yung may, ano yung mga for yung mga worst songs na feeling mo kinanta mo? Parang gano'n. Pero hindi mo to feel. Mangyayari talaga yan kasi ano kami, noon time show na minsan hindi bagay sa amin. Alam mo yun? Na dati gustong gusto ko siya kantahin kapag banda. Si Lady Marmalade. Favorite kaya, Lady Marmalade. Tapos nung naging uso siya sa Moulin Rouge, tapos every week na lang sa asap yung kinakanta. Yung after a while, nawawala yung magic niya eh. Yun lang naman. Pero meron na rin akong kanta na hindi ako fan ni April Boy. Hindi. Fan ako ni April Boy. Pero hindi ako market ng music niya eh. Hindi talaga. Pero pag inaral mo na yung kanta niya, tapos ikaw na yung kakanta, dun mo marirealize, magic siya. Yung ganun. Magic si April Boy. Yung ganun. So pag kinanta mo, ay, iba siya. Isa pa yan si Vina Morales. My gosh. You know, because all the singers, meron kaming kaya ko gayahin si ganyan. Vina being one of them because her voice is so distinct. Try singing her songs. It's the hardest. Favorite ko sa kanya, sinulat niya. Ikaw ang tanging dahilan kung kaya't ang puso ko'y umiibig sa unang pagkakataon. Minsan na may magtatanong, baka paghanga lang ang aking nararamdaman. What? Ang galing! Mag-Vina, everyone, di ba? Parang everyone copies her and try singing a Vina song in that voice, in that full voice. Good luck! Iba si Vina, iba si Javina. Kasi diba, they're like, Jolina is put in this mold. You know, she wears the cookie stuff or before. Not the mom she Jolina. The 90s, she's put in all this cookie stuff and she's the hip, choo-choo-choo. You forget that this is a girl came from 14K, bested us thousands of other kids to be in 14K, handpicked by Mr. C. And you know, papaos-paos her voice. Again, yan na naman. Pag ganyan yung boses, wala na yan kasi papaos-paos. Kanta-ganda ng quality ng paos. And she sings from here. From here. When Jolina touches a song, it's never the same. Yun yung magic nila. So, sino ba? Sino ba talaga? Ay mo mag-iba sa stage na nakalungkot yung lyrics. Oo naman! Diyos ko! Speaking of Vina, meron kami... Swerte ko kasi si Vina yung kasama ko. Tapos pareho kami kasi yun yung time, yung talagang yung patong-patong na yung kantang aaralin namin. Tapos parang, okay, yung song nyo, this Sunday, J-Lo. J-Lo. Okay, alam natin yan. Biglang play. Come on, DJ, play that song. hindi pa siya markado in my mind. Kala ko, let's get loud, di ba? Hindi, play. So sa isip ko, okay lang, nandiyan si Vina. Sa isip niya, okay lang, nandiyan si Between. Good luck sa aming dalawa. Pagdating doon, nagtingin na kami. Tapos, ad-lib, sayaw. Yun. Adlib, play, kung ano-ano yung kinakanta namin. Pero yun, tumawid naman. Kasi wala namang nakahalata. Buti na lang hindi pa ata uso Twitter. Yung mga moment na sa Pawan, yung mga ganun. Maraming... Or usually, ikaw yung inaakit. Uy, damn, bait ako, poste ako. Pag pinanood, diba? Lionheart? Pag nanood kayo, ako yung bababa. Ipapakinggan ko, nasaan yung wala? Yung baba, sa baba. Hindi ako sasabay. Kasi, ang gulo na pag lahat kami sa taas. Diba? So, I will go down. Hindi ba madalas ang kinatatakutan yung pumiyo yung singer? May time ba na gano'n pero hindi lang nahalap?
May time na hindi nahahalata. May time na nahahalata. Pero feeling mo wala na yata napapansin. Ay hindi, pag singer, ikaw una mong critic. So maski yung alam mong konti lang, ganun, tapos sasabihin nila, oh, ang ganda ng vocal fry niya. Hindi, dai. Piyok yun. And it happens. I did, ang masaklap sa akin, I did Dreamgirls. Parang sa TV, hindi pa ata eh. So I did Dreamgirls, wala akong choice. Maos ako na wala yung boses ko and I still had to do the play. And yung good luck na talaga. After I'm changing ba? Ay hindi, after ano, and I'm telling you, that closes act one. You're gonna love me! Yeah! Close, labas ako. I did it! Wala na. Wala na. Pagpasok ko ng act 2, the solution was, mag-ghost sing ako from another actor. Eh dahil yung nature ng Dreamgirls adlib, hindi ko na maalala yung original. So sa kanya ako sumusunod. By the score siya. So nagbabaw na ako, kumakanta pa yung boses. Okay. So dun ko, wala akong paki sa ano eh, health, sa throat health, wala akong paki. Doon nag-start. So, lesson. Kasi dati, gabi-gabi theater yan, di ba? Kakain kayo sa labas after. Wind down pa kayo. Di ba? Yun, puyat. Maski hindi ka uminom. Di ba? One or two beers after the show. Maski walang one or two beers, the fact na hindi ka natulog, wala ka ng boses. So, since then, sleep na lola. I sleep. yung stage fright na experience ko, kasi parang feeling ko comfortable ka na talaga. Ito yung comfort kayo makipag-usap, pero yung performing, palagi yan. Yan talaga. Fear walang talaga. Ritual, walang kailangan gawin. Too big, stretching. Kailangan lahat ng hangin sa katawan mo lumabas. So mag-CR ka, mag-burp ka, umutot ka, gawin mo na lahat kasi dapat wala ang lamig sa katawan. Stretching ka, ganyan. Pag theater, yung pag isang kanta lang, okay lang yan. Bago ka kuna ng camera, okay lang yan. But stage, you really have to get all your hangin out. Mag-CR ka bago ka sumampa ng stage. Meron ka pa rin bang mga dream performance? Kasi parang lahat nakasama mo na, parang lahat nagawa mo na. Meron ka pa rin ba parang sana ito yung gusto kong ma-stage na performance or product? Sadly, wala na si Willie Cruz. Nagawa namin yun sa maliit na venue. I wanted that to be in a bigger venue. Kasi yung mga kanta ni Willie pang orchestra eh. Pero nagawa namin siya in a bar. Kinanta namin yung mga kanta niya. Pero hindi na big venue. So, I'm so thankful nagawa ko with Mr. C. I'm so thankful nangyayari pa siya. Na nag-Louis Ocampo sa Meralco, yung mga ganyan. Ang happy ko na nagawa ko yun. Kasi iba talaga. Do you listen to younger generation? Oo. Alam mo yun? Ha, mas bata yung sito. Four of Spades? Ah, okay. Matagal na ba sila? Nawala. Kasi naman pandemya, pagbigyan nyo naman ng chance. Well, yeah, at saka love ko si Bullet. Fan ako ni Bullet. Sobra. Maski yung mga, nandiyan lang siya, tapos bigla yung dagadang. Tapos sabi ko sa kanya, brother, halika. Tingin mo tong kantang to. Tugtugin mo, yan yung chords. Sabi niya, ha, hindi ako nagbabasa ng chords. What? Grabe, isa lang siyang sinasaniba ng kung ano-anong espiritu at something else that Bullet. Iba siya talaga. Iba siya. Tsaka si ano? Yan, isa pa si Unique. Yan sila. Mahayop.
magbalik lang ako dun sa Christmas song. Hindi! Parang kailan yung ayos leaving. Safe drive! Ano ba? Hindi lang, walang traffic. Kailan yung, ano yung timeline for the release? Bermans. Ang ganda yung sabog ko bukas. Is it just you'll be a song or an album? It's an album, but for the for this period, single-single yun. Kasi meron din siyang accompanying single na tungkol sa... Yeah, masarap na kainin kapag malamig ang panahon. Because if there's something I know, it's food. Lugal. Champoran. Chocolate at suman. Mmm. Anything for what? Meron. Meron. Kapag na gano'n na, kayo una. Tomorrow, I'm guesting in Odette Quezada's concert. And then, I'm doing the FIBA Gala fundraiser. And then, may lipad ako for a concert abroad. So, may mga gano'n. Sa quiet time mo, pag sinong isang dosin, kapag tahimik mo, sa private. Kasi bituin ako. Bituin, sorry. Okay lang, hindi ikaw ang first. Okay, sa quiet. Yes. Sorry. No, even people I work with nang matagal, tawa kami ng tawa. Kasi close ako sa anak. Tawa ng tanghalan din. Yes. Close ako sa anak niya, si David Ezra. Sinaskin na niya. So, oh, sige. Sorry, wala. Gusto ko na kwento. Kwento ko na si David Ezra. Love na love ko yan. Tapos tawag na niya sa akin, Mommy. Kasi yung pinaka artistic director ng repertory, tawag sa akin, Dulce. Si Tita Baby. May she rest in peace. Baby Barredo would see me and she would say, Dulce, come here. Tapos ako parang... Kasi naman, kung tawagin ka Dulce, what does that mean? That means she associates you with that power, that singing, that strong woman. Isn't that the best compliment that you can receive to be confused for Dulce? So don't worry about that. Don't worry about it. Really. Nasa sobrang lagi yun. Dulce, come here. Every day yan. Dulce. I'm okay. Never mind. Parang ganyan. Every day. It's si David Ezra na mismo yung anak niya. Sobrang, Mommy, halika dito. Kasama kami sa Himala. So, tsaka marami pa. Children's theater. We did children's theater together. In rep. And yun nga sa yung sa quiet time. What's your day like? I am a mom. I wake up at 5:30 in the morning and we go down. I fix their hair while they're having breakfast. And then we drive them to school and then we get caught in Ateneo traffic for an hour and 15. 10 and 11, turning 11 and 12. So ganyan. And then we get ready for TNT. And then kung may work, diretso na ng work. Pero we get pick up the kids. Talagang kami talaga yung kids. May nagmana rin sa anak? Meron, parang pareho. Pareho. Pero yung isa hindi performer. Ganun. Tapos gusto niya classical na music yung gusto niya. Tapos yung isa, siya talaga yung, Mom, the teacher asked me to sing, so I have to sing. For buwan ng wika. So parang, buwan ng wika. So Tagalog. Eh, hindi nagtatagalog. I have to do it for my little sisters. Wow! Ganun talaga yung sinabi. I have to do it for my little sisters. Wala akong pa-ownership ng ganyan. Parang, do I have to do it, Mama? I don't want. Ganyan ako dati. Yung anak ko, ayun na. Bibo siya. Yung husband, meron ka mga song? Yung parang nire-request niya or favorite niya na song? Iba yung mga nire-request niya sa akin, hindi kanta. Ay! Luto! Sino ka naman? I did a mean callos before. Magaling ako mag-callos. Pero mula nung natikman niya, ginawa niya. Mas magaling na siya. So hindi ko na inulit. Kasi mas magaling siya magluto. Therefore, my body, this is a testament to my husband's cooking. His curvy body is fed by my husband.
ikaw ah. Your face suggests so many things. My husband feeds me food. Ilang years na po. Yun, wala ang dali ko. He feeds me food. Ilang years na po kayo? Ilang years na kami. Hello? Ayun, buti hindi siya mula siya back sa mga anniversary kasi 2009, but I've known him since 1987. Oh. As a child. I knew him as a child. I thought he was my cousin. Oh. Gusto ko yung... Hindi pala. I always knew him as that. Yun yung reference. Parang, oh, it's the guapo cousin. He's the guapo cousin. Tapos nung matanda na ako, parang hindi ko pala pinsan yung guwapong pinsan natin. Meron ba siyang girlfriend ngayon? Wala. Oh my God! Kasi na. Hinanting ko na siya. Oh, seryoso. Parang you did. You did. How is this relevant to... how is this relevant to my career? Career! Anong song yung parang lagi niya sinasabi, uy, patang mo na patang song na to. Parang every time na gusto niya ikaw yung kumakan. Parang pag nagdala. Fan ko siya eh. Fan ko siya. Pero ano kami, Crosby, Stills, Nash, and Young. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Mga ganyan kami. Bakit na kami ngayon? Kumakanta rin. Oh my God. Gusto gigitara pa siya. Cute. Cute niya.